Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga. God is good all the time. Yung iba, hindi. God is good. Napakabuti ng Diyos. Malungkot ako, hindi natin kasama si Pastor Vince. At saka si na Sister Kim. Si... Nagkasakit yung mga bata, si Meredith, si Will, at saka itong si Ryan. Ang walang sakit lang ata si Bethany, si Adam, at saka si Pastor Vince. So, pag nagkasakit sila, who sail? Who sail. Pero ang sabi ni Pastor Vince, nagtitiwala siya, umaasa siya, na ngayong umaga, sasama natin sila sa panalangin. Okay? So, alalahanin lang lagi natin sila. Doon sa talata sa Biblia, gusto kong basahin uli sa inyo yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Nandito na tayo sa unang Pedro, ikalawang kabanata, at yung talata ay nasa 11 hanggang 12. Dalawang talata lang ito, pero napaka ganda ng mga talatang ito. Habang pinag-aaralan ko nga na mamangha ako na ang salita ng Diyos ay may tugon dun sa ating mga sitwasyon. Tandaan natin nung panahon na sinusulat to ni Pedro, ang mga mananampalataya na sinusulatan niya ay nagka-scattered na, no? Sa iba't ibang lugar. Nakatira sila sa lugar na kung saan ang mga tao hindi naman sila welcome. Galit sa kanila, hostile ang environment nila. Pero mamamangha ka sa lahat ng iyon. Ito yung isa sa mga salitang ginamit ni Pedro para palakasin ang mga mananampalatayang ito. Babasahin ko sa inyo pero hindi English. Pilipino yung Bible ko. Yung program nyo, English. So, basahin nyo sa English pero ako tatagalogin ko. Sabing ganun dito sa verse 11, mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipanayam sa daigdig na ito, talikdan na ninyong masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Dakilang Diyos, ang dalangin po namin, tulungan mo kami maunawaan ang iyong salita. Bigyang kapangyarihan mo ang iyong salita sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Tulungan mo ang aming mga isip at puso maunawaan, matanggap, at maging bahagi ang salitang ito bilang hamon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Doon sa program, sabi dito, ang title ng ating pag-aaral ay Keeping an Honorable Conduct. No? Ang title na to, ang outline na to, supplied to ni Pastor Beans. Maganda naman yon kasi tinatalakay natin yung buong Pedro para may unity kami ng thought. So, pagkatapos ng masusing pag-aaral at pag-uusap, yun po yung ano natin. O, yun ang ginagawa natin ngayon. Kaya, pasalamat din po kay Pastor Bean sa pagtuturo sa amin. No? Matyagang pagtuturo sa amin upang kami din ay maunawaan namin ang salita ng Diyos at maituro natin to ng tama. So, ito yung isa sa hindi po suggestion ni Pedro sa mga mananampalataya. Hindi po suggestion to. Ito ay utos. Pakiulit nga po, ano to? Utos. It's a command. Ito po ay utos ni Pedro sa mga mananampalataya na sa English, keep an honorable conduct. Sa Tagalog po, dahil ako'y Pilipino, tinaytay lang ko to na
pagkakaroon ng maayos na buhay. Mababasa yan dun sa binasa ko kanina. Yung word na ginamit, magkaroon kayo ng maayos na pamumuhay. Maisip nyo ba na isang mananampalataya, hindi maayos ang buhay? Pwede, di ba? Pero hindi ito yung encouragement. Nakakaya naman sa Panginoon. Sabi mo, mananampalataya ka pero ang sagwa ng buhay mo, di ba? Hindi maayos yung buhay mo. Ang encouragement ni Pedro dito ay magkaroon ng maayos na buhay. Papaano magkakaroon ng maayos na buhay? Sabi niya, tumalikod kayo sa masamang hilig ng katawan. Yun yung unang punto natin. Magkakaroon tayo ng honorable conduct, maayos na pamumuhay. Una, dapat gawin natin, talikuran natin ang masamang hilig ng katawan. Bakit? Ito yung ikalawang punto sa verse 12. Sapagkat dito natin maluluwalhati ang Diyos sa pagdating ng araw ng kanyang pagdalaw. Papaliwanag natin yan. Lalo na yung ikalawang puntos na medyo, ano ba yun, pagdating ng araw ng pagdalaw. O kaya sa ibang translation kasi, iba-iba, minsan na kagaya nitong good news, ang ginamit araw ng kanyang paghukom, medyo nauna na ng konti. No? Pero mamaya ipapaliwanag natin kung anong ibig sabihin yan. Ngayon, ang maayos na buhay, ang pinakatamang tugon sa mga umuusig at mga nag-aakusa sa atin ng mali. Isipin nyo, na pagka may mga problema tayo, sitwasyon, may mga tao na kumukontra sa atin, anong gusto natin gawin pagka may mga ganito tayong sitwasyon? Makipagpalitan ng maanghang na salita. Facebook, di unfriend mo, unblock mo, kung ano pa man. Anong dapat natin gawin, di ba? Kasi gustuhin man natin o hindi, dumadako din tayo sa sitwasyon ng buhay natin na may mga pag-uusig. Normal yan eh. Kalimitan ng pag-uusig na nararanasan natin sa mundong ibabaw sa panahon natin sa pamamagitan ng salita. Maanghang na salita. Mga akusasyon na mali. Mga fake news. Yung usong-uso ngayon, fake news. Na walang katotohanan naman, pero pinapalabas na parang mga totoo na mga akusasyon. Nung panahon po ni na Pedro, itong mga mananampalataya, ang daming akusasyon na mali sa kanila. Ang sinasabi lang ni Pedro, sa lahat ng ito, ang dapat nating tugon sa lahat ng ito ay magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Sapagkat sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay, dito natin mapapatikom ang bibig ng mga nag-aakusa sa atin ng mali. Dito natin mapapakita ang kanilang kamalian. Alam niyo ba yung mga akusasyon sa mga mananampalataya noong panahon na yon? Yung iba sinabi na ni Pastor Beans, kagaya ng kumakain sila ng tao, cannibalism, dahil alam niyo yung pagka breaking of bread, this is my body, no? So, may katotohanan konti, pero sinasabog nila yung katotohanan yun para gawing maling-mali. At yung katotohanan konti na sinasabi dun sa konteksto, kakaibang konteksto ng paano ginagawa ng mga mananampalataya, yung communion, o yung huling hapunan, o yung breaking of bread, na bababoy tuloy at binibigyan ng maling kaisipan. May mga mananampalataya doon, bukod dito, inaakusahan sila ng incest. Immoral sexual relationship dahil nga sa bond of love. Na yung, alam nyo yung minsan yung kamalian para may konting basihan, may konting katotohanan. Pero ginamit yung konting katotohanan para ipalabas yung malaking kamalian. Kaya lang parang naging kapanipaniwala dahil may konting katotohanan. Narinig nila, love one another, di ba? O kung ano-ano ng mga akusasyon. Tapos, kung babasahin niyo yung mga susunod na talata, may binabanggit si Pedro patungkol dun sa mga alipin, paano dapat magtrabaho sa kanyang amo. Kasi
Inaakusahan din sila na yung mga alipin, sabi ni Paul, it was for freedom that Christ has set us free, no longer to be subject for any yoke of slavery. E di, pag narinig nila yung isang salita, alam nyo yung mga taong walang gawang mali at gusto lang mag-akusa, gagamitin yung salita para extend yung salita at bumuo ng malaking kabaliwang istorya, punong-puno ng kamalian. Nasabi nila yung mga slave nung panahon na yon na marami, inuudyo ka ng mga Kristiyano na maging malaya o magrebelde dun sa kanilang mga amo kasi walang dapat na slavery. Pero dito sa mga pahayag ni Pedro, sinasabi niya na hindi, dapat mas makita kung sino si Kristo sa inyo sa pamamagitan ng inyong ginagawa at paglilingkod. Kakaiba yung mga akusasyon sa mga mananampalataya nung panahon ni Pedro. Ang iba, kung babanggitin ni Pedro, yung mga susunod, masasabi natin na may akusasyon din sila, no? Na ang mga Kristiyano ay lumalaban sa gobyerno. Kaya kung babasahin niyo yung mga talatang susunod, sinasabi niya magpasakop kayo sa mga nasa kapangyarihan. Ganyan din sinabi ni Paul. Consistent ang tinuturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan sa dapat nating aksyon dito sa mundo nating ginagalawan. At ito'y laging may pagpapasako. Pero yun nga, ginagamit yung mga ibang katuruan, sinisira yung tunay na mensahe, at pinagpapalabas yung mali. Sinasabi sila ay nag-aakusa ng rebelyon o umukontra sa gobyerno. At ang pinaka nabasa ko na absurd o nakakatawang akusasyon sa mga mananampalataya nung panahon na yon, hindi kayo maniniwala, isa sa mga akusasyon sa kanila, sila ay walang Diyos. Sila ay mga taong walang Diyos. Ang tawag sa panahon natin yan, atheist. Yun ang isa sa mga akusasyon sa kanila. Paano nangyari yun? Kasi hindi sila naniniwala, hindi nila tinatanggap na si Caesar ay Diyos, ang emperador. At hindi sila yumuyuko kay Caesar. So maraming hamon nung panahon nila. At ito yung sitwasyon nung mga mananampalatayang sinusulatan ni Pedro. Kaya lang, sabi ni Pedro, sa sitwasyon nyo ngayon, etong gawin nyo, etong dapat na ginagawa nyo, maging maayos ang inyong pamumuhay sa pamamagitan ng pagtalikod sa masamang hilig ng katawan. Ang mga mananampalataya nung panahon na yun ay nasa isang peligrosong kalagayan. No? Pagka may akusasyon, kung babasahin natin sa Book of Acts, no? Ang daming beses na ang mga mananampalataya ay nasaktan, nabugbog. Maging si Pablo, na ranasan niya yun. Hanggang isang araw, nagkwento si Pablo, binato siya hanggang akala ng mga tao siya ay patay, no? Pero siya ay patuloy na nabuhay pagkatapos ng incidenting yun. Ito yung peligrosong panahon, hindi magandang panahong ito. Sa panahon natin ngayon, wala naman sa ating nakakaranas na ganito. Diba? Pwede mong sabihin ikaw ay Kristiyano, maring pagtawanan ka pero walang magkukulong sa'yo. Walang gigiliti na sa'yo, walang magpapakain sa'yo sa leon o sa tigre. Walang susunog ng iyong katawang lupa. Bawal yon, human rights abuse yon. So, nasa peligrosong kalagayan at yung mga mananampalataya na sinulatan ni Pedro, hindi sila nakatira sa sarili nilang bayan. Yung physical, di ba? Mga galing sila sa Jerusalem, napakalat sila sa iba't ibang lugar. Yung iba nakatira sa Pontus, iba nakatira sa Galacia, iba sa Kapodisiya, sa Asia, Bitanya. Lugar na habang sila nakatira doon, hindi naman sila katanggap-tanggap sa mga nanunuluyan din sa mga bayang yun. Ito yung panahon ng kahirapan. Panahon ng pag-uusig. At nasa ganitong konteksto yung encouragement ni Pedro sa kanila. Anong dapat gawin, no?
sa mga ganitong sitwasyon, magkaroon kayo ng maayos na pamumuhay. Sa English, keep an honorable conduct. Ito yung pinaka-best na pwede niyong gawin. Noong last Monday po, kung payagan niyo akong kwento ng konti, isang mahalagang yugto sa buhay ni Sen, nagtapos na siya, nag-retire na siya noong panahon na yon. Kaya noong last day ng Monday, dinaanan ko siya doon sa opisina niya at sinundo ko siya kasi magdi-dinner kami. Kumain kami doon sa Coconut House, doon sa Quezon Memorial lang naman. Circle. hindi mamahaling restaurant yung mura lang. 150 lang. May kanin na may ulam pa. At pagkatapos na, siguro, nilibre ko lang siya nung halaman kasi mahilig siya sa halaman. Bumili kami ng mga halaman doon. Pero natuwa ako kasi habang nandoon ako, ramdam ko yung pagmamahal kay Sen o mga kasama niya. Hindi alam ni Sen to, pero iiyak ako sa tuwa ba dun sa nakita kong pagmamahal sa kanya ng mga kasama niya, malasakit niya. Na sobrang tuwa ako kasi naalala ko nung unang pumunta si Sen nun, may mga araw na tumatawag yan sa bahay, umiiyak. Nahirapan siya sa trabaho. At isa sa mga pagpapahirap na naranasan niya, yung sa mga kamanggagawa niya. Kasi galing siya sa labas, pumasok sa loob. Tapos, yun, syempre hindi naman agad-agad magiging katanggap-tanggap ka. May mga pagkakataon, pag umiiyak yan, nagpe-pray kami sa telephone. At dinudulog namin sa Diyos ng sitwasyon na paghihirap. At naalala ko, laging advice ko naman sa kanya, basta't gawin mo lang yung tama. Laging sa tama tayo. At habang binabasa ko yung talata natin ngayong umaga, naunawaan ko yung sinasabi ni Pedro. Kasi maaring may mga ibang dikta na sabihin sa atin ng mundo, kaibigan natin o ng tao, kapag tayo dumaan sa mga alanganing sitwasyon. Napakaligtas pa rin na ang buhay natin ipatnubay natin ng salita ng Diyos. Kasi nung panahon na yon, sabi namin ni Sen, tignan natin yung sitwasyon ayon sa salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano bang pag-asa na dulot ng salita ng Diyos sa iyo sa panahon ng ganyang paghihirap? Ano bang pag-asa? Kung may dapat na baguhin, anong mga pagbabago na dapat gawin? At yun, sino daw nagpapunta sa kanya? Ewan ko. Lord. No? Di ba? Yung ganun. Kasi pagkatapos ng 5 taon natang nagtrabaho, more than six years nagtrabaho si Sen sa DSWD at nandoon siya na promote. Pagkatapos nung panahon na yon, nakita mo may resulta, may impact yung ginawa niya. Maraming na bago. At maging nung pangwakas na nga, nakita ko na mahal si Sen ng mga taong nandoon. Katunayan, hindi pa siya umaalis. Kinakausap na siya nung mga boss niya sa DSWD na kung gusto mo, retired ka na pero consultant ka namin. Sabi niya, sir, hindi eh. Kaya ako nag-retire, magpapahinga ako at darating yung aming blessed gift by August. Hopefully, si life. Ang magalit sa akin si Anna pag binanggit ko yung pangalan, si life. Tapos yung kakilala niya sa land bank, ganun din yung sabi sa kanya nung nalaman magre-retire siya. Ino-operan siya ng consultancy sa land bank. Kaya, alam nyo, sa totoo lang, parang ang hirap gawin ang salita ng Diyos sa panahon na tayo sinusubok. Pero, gaya ng sinabi ni Pedro ngayon, ito yung pinakamainam natin dapat ginagawa sa panahon ng ating pagsubok. Ito yung pagkakataon
na mapapatahimik natin yung mga kritiko natin, kagaya nung panahon nila, di ba? Ang daming, sabi ko nga kanina, binanggit ko yung mga akusasyon sa mga mananampalataya. Paano mo pagtatagumpayan yung mga ganitong fake news? At pagka ikaw, namuhay ka ng kakaiba dun sa sinasabi mo kung sino ka, eh lalo mong ginatungan yung kamalian na nangyayari. Lalong hindi matatapos yung sitwasyon. Amen ba dun? Kasi mas lalong lumalala dahil yung mali, ang response ay mali. Pero kung may mali at ang response mo tama, ang salita ng Diyos ay tama, ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang kasalita ng Diyos ay buhay, kapag ka ang response natin ay ayon sa salita ng Diyos, dito natin mararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay bumabago ng buhay, maging ng sitwasyon. Alam nyo, itong sinabi ni Pedrong ito, ito'y kapareho din na sinabi ng Panginoong Jesus. Tandaan natin, nung ang Panginoong Jesus ay nag-umpisa ng kanyang ministeryo, ito si Pedro yung pinaka-alagad niya na talaga namang malapit sa Panginoon. At minsan, nagturo ang Panginoon sa bundok. Ang tawag dyan sa Matthew ay, yun sa Matthew chapter 5, Sermon on the Mount. Pagkatas magturo ng Panginoong Jesus, lahat ng mga nakapakinig, libo-libong tao nakapakinig sa Panginoon, namangha sila sa sinabi ng Panginoon. Manghang-mangha sila. Eh, yung iba dun sa mga namanghang yun, di nga mananampalataya eh. Pero nung narinig nila yung turo ng Panginoon, manghang-mangha sila. Imagine ninyo ang epekto ng turo nun kay Pedro na sumasampalataya kay Kristo. Si Pedro na isang araw sinabi niya, kayo ang Diyos, ang anak ng Diyos, tagapagligtas. Imagine ninyo yung epekto ng salita niya, lalo na ito yung sinabi ni Jesus, tinuro ni Jesus sa Matthew chapter 5, sabi niya, kayon din naman, verse 16, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kung babasahin mo yung talatang yan at saka yung sinulat ngayon ni Pedro, ito'y masasabi ko sa panahon ng pagbubulay-bulay ni Pedro sa mga tinuro ng Panginoon. Ito yung restating ba? Sinasabi mo sa ibang kaparaanan yung katotohanan na itawid sa kanya ng ating Panginoon. Na kumbaga sa pagkain, na digest niya niyang mabuti yung salita ng Diyos at ito yung pinamumuhay niya. At ngayon may senaryong, may mga sitwasyon na nahihirapan ng mga tao, nakita niya na ito yung solusyon, pamumuhay ng maayos sa gitna ng mga hintil na umuusig at nag-aakusa na mali sa iyo. Stating it in other words. Nakuha niyo ba 'yon? Sapagkat dito lang magiging kapanipaniwala yung ating hinahayag na pananampalataya. Kapag nakita yung kakaiba sa ating buhay, dito maniniwala sa atin. Sa ikalawang bahagi nga, mamaya may epekto to sa mundong ginagalawan natin. Diba? May epekto to sa mga taong minamahal natin. Kung paano tayo mag-respond sa buhay natin, sa mga sitwasyon natin sa ating buhay. No? Sa verse 11, sabi nga nun, mga minamahal, usap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Ginamit dito yung salita, yung paborito ni Janto, paborito ni Paul, paborito ni Peter, mga minamahal. Tunay ito ng ugnayan ng mga taong sinulatan ni Pedro sa Diyos, no? Na sila'y minamahal ng Diyos, na sila'y nagmamahal sa Diyos, at
alam niyo po ba, mga kapatid, na maging tayo kapag tayo ay sinabing natin na nagmamahal tayo sa Diyos at tayo minamahal ng Diyos, may kaakibat na responsibilidad yon. Okay ba doon? May kaakibat na tungkulin para sa atin. Huwag po tayong madaya na sabihin natin tayo'y mananampalataya tapos wala lang. Wala nakikitang epekto yung pagiging mananampalataya natin sa relasyon natin sa Diyos, sa commitment natin sa Diyos, at maging sa pamumuhay po natin sa pang-araw-araw. Sabi kaya dito, mga minamahal. Naalala ko si Pastor Vince, napakaganda nung kanyang turo no nakaraan, na tayo ay merong spiritual na buhay. Yung mga nakaraang talatang ibinigay sa atin, no? May mga spiritual na buhay tayo, at ang spiritual na buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin, ito yung mag-uudyok sa atin, magtagumpay sa kasalanan. Di ba? Tatandaan nyo. Magtagumpay sa mga pag-uusig, magtagumpay sa kamatayan. Di ba? Yung pangalawang puntos niya na sinabi ni Pastor Vince, ang spiritual na buhay na binigay sa atin ng Diyos, ito'y nakapako na yung destiny natin. Gaya ng sinasabi ni Pedro ngayon, hindi kayo taga-mundo. Hindi kayo taga dito. Mga dayuhan kayo. Kasi ang destiny natin ay langit. To be separate from the body is to be present with the Lord. Mga dayuhan po tayo dito na we're just passing through. Pansamantalang naninirahan tayo dito. Katunayan itong word na ginamit ni Pedro dito, mga dayuhan kayo. Paulit-ulit niya nang ginamit to dun sa umpisa pa lang ng kanyang liham sa chapter 1 verse 1. Yun yung sinabi niya, aliens, no? Mga dayuhan. Hindi kayo kabahagi ng mundong ginagalawan nyo. Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Yan din yung sinabi ni Apostle John. You are in this world, but we're not part of this world. Yan din yung sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 20. Ang langit ang tunay na bayan natin. We are citizens of heaven. Philippians 3:20. Hindi kayo taga dito. Sabing ganun ni Pedro sa kanila. Dumadaan lang kayo sa mundo. Kaya ang hamon niya, may iba kayo sa karamihan. Iba kayo sa kanila. Ang pagkakaiba natin, tayo ay dapat tumatalikod sa kasamaan at mabubuhay tayo ng may kabutihan. Amen ba doon? Sana ito'y isang marka ng buhay natin. Pagka sabi, diyan nakatira si ganitong mama, sabi niya, ah, okay yun. Mabuting tao. Dito nakatira si pastor. may mga issue pa nga ngayon magkamit title na pastor, ginagamit sa kasamaan din eh, di ba? Di ba? Yung maayos nating pamumuhay. Mga kapatid, yan po yung dapat nakikita sa atin, ginagawa natin. At yan tayo magtatagumpay sa mga kritiko po ng ating buhay, mga taga-usig natin. Ito po ay, sabing ganun, talikuran ng masamang hilig ng katawan. Ito po ay inuulit ko, nasabi ko na kanina, ito po ay utos. Utos sa atin. Tandaan nyo, tayo ay bagong nilalang kay Kristo. Lahat tayo na nanampalataya kay Kristo, kumilala kay Kristo, nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay pinanganak muli
tayo may buhay spiritual. At sabi ng salita ng Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Pero tandaan din natin na tayo ay nananatiling namumuhay dito sa katawang lupa natin. Hindi natin pwedeng hiwalay yan. No? May bagong buhay tayong taglay na nabubuhay sa lumang katawan na hindi pa tinutubos ng Panginoon. Siguro, ang sabi naman ng salita ng Diyos, kapag dumating yung puntong glorification natin, ano yan yung dumating muli ang Panginoon dito na bago tayo? O kaya namatay tayo that time na yon, nag-glorify na tayo. Hindi na itong katawang ito, hindi na yung flesh natin, ang taglay natin. Talagang sa biyaya at habag ng Diyos, binigyan tayo ng 100% kaligtasan sa mga kasalanan. Pansamantagal, habang nandito tayo sa katawang lupang ito, eh isang malaking hamon yan sa atin. Kaya nga si Pedro ay nagpapaalala na talikuran ang masamang hilig ng katawan. Kasi yung flesh natin ay patuloy na kumikiling dun sa mga masamang hilig ng katawan. Mabigat na labanan to. At habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan, mararanasan natin itong bigat ng labanang ito. Lalo na tayo nandito sa katawang hindi pa redeemed, hindi pa glorified, kumikiling pa rin sa mga masasamang sistema o kasalanan o pagkakamali. Nandito tayo sa katawang ito. Tapos may demonyo pa at ang kanyang alipores na gagatungan na tayo ay magkamali. Nagbibigay sa atin ang patibong na sa paglakad natin tayo magkamali. Tapos may sistema pa ng mundo, pabor para sa pagkakamali natin. Malaki itong hinaharap natin. Hindi ordinaryong hamon. Ito yung hamon araw-araw. Pagpasok mo pa lang sa paaralan, pasok mo sa opisina. Sa kamang pupunta, eh ito yung hamong hinaharap ng bawat isa. Nabigat na laban to. Ano ba yung mga masasamang hilig ng katawan? Sa Galatia chapter 5 verse 19, para mas maunawaan natin, Galatians chapter 5 verse 19, may mga sinabi si Apostol Pablo sa mga masasamang hilig ng laman. Verse 19, inisa-isa niya, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. No? Hindi daw maikakaila ang gawa ng laman. At nag-enumerate siya. Pangunahin, una, pangalun niya. Pangalun niya. Hindi natapos doon. Sinabi niya, pangalawa, karimarim-marim na pamumuhay. Imagine niyo kung ano yun. Pamumuhay na karimarim-marim. Kabaliktaran sa sinasabing maayos na pamumuhay, karimarim-marim na pamumuhay. Pangatlo, sabi dito, kahalayan. Susunod, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito, mga gawa ng laman to. Sumasamba ka sa Diyos na ikaw ang gumawa. Hindi ikaw sumasamba sa Diyos na gumawa sa iyo. Binaliktad mo. Gumawa ka ng sarili mong Diyos. Diyos-Diyosan. Sinamba mo. At ayaw mong sambahin yung tunay na Diyos na lumikha sa iyo. Gawa ng laman yan. At hindi mabilang ang bilang ng tao na gumagawa ng mga bagay na ito. Pangkukulam.
Kasama ang kukulang. Ang ganda sa Tagalog eh, no? Isa sa English. Pangkukulang. Kasama yan. Pagkapuot. Pagkagalit. Panibugo. Kasakiman. Pagkakabaha-bahagi. Naalala ko minsan. Ay, naalala. Nung may mga tao pag may problema, mag-iwahiwalay, dumadami yung ano. Dumadami yung mga tao. Pero pagka yung maayos yung pag-uusapan, konti lang. Pagka mag-iwahiwalay na, ang dami na ng mga tao. Nalala ko nung wag na lang. Ang dami kasi. Sabi ko, saan galing to ang mga to? Hindi ko na nakita to ng matagal na panahon. Yung pala, dito pa pag may away. Nandi dito. Pag babahabahagi, nandi dito sila. Nagkampi-kampi lahat. Kaya, gawa ng laman yun. Yun yung sinasabi dito ng salita ng Diyos. Pagkakampi-kampi, ayan, ganun din. Nagkampihan. Pagkaingit. Susunod, alam nyo? Paglalasing. Oh, tatawa tayo. Lalasing. Walang taros na pagsasaya. Partying all the day. Yung gustong-gusto ng mga tao to ngayon eh. Date tayo, happy tayo. Party tayo eh. Ngayon sabing gano'n ng iba, ay salamat, hindi nabanggit ng Biblia yung gawa ng laman ko. Mali. Kasi susunod dyan, at iba pang tulad nito, wala kang kawala. May at. Yung iba pang tulad niyan, gawa din ng laman niyan. Wala kang kawala. Yan yung mga gawa ng laman. Na dapat sabi sa Biblia, sabi sa atin ni Pedro, dapat tinatalikuran natin. Kaya magandang reminder din sa atin yan eh. Hagay natin dun sa isang sulat eh, isang postcard. Ito yung mga dapat na tatalikuran. Pag nakita mo, ito na ako. Tatalikod na ako dapat. Diba? Kasi kailangan bantayan natin, tandaan natin, ang ating spirito ay bagong nilalang tayo kay Kristo. Pero nakatira pa rin tayo sa lumang katawan na hindi tinubos. Na tayo ay patuloy na may kaaway na ating spirito ang demonyo at ang kanyang mga alipores, mga masasamang spirito na magtatrap sa atin, di ba? Tapos, bibigyang ayuda pa sila ng sistema ng sanlibutan. No? Kung hindi talaga tayo papasakop sa spirito ng Diyos, madadapa tayo. Actually, yun lang solusyon na sinabi ni Pablo sa ni Pablo sa Galatians chapter 5. Paano natin mapagtatagumpayan to? Verse 16, lumakad tayo ayon sa udyok ng banal na espiritu. Yun yung mapagtatagumpayan natin. Lumakad tayo ayon sa udyok ng banal na espiritu. Alam nyo si Pablo, sa mga alagad ng Panginoon, pagka binabasa ko yung sakripisyong ginawa ni Pablo, talagang namamangha ako sa kanyang kabutihan. No, sa mga pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanya. Pero alam nyo, miski si Pablo, maging si Pedro, si Santiago, at yung mga alagad, naunawaan nila yung katotohanan ng tigmaan laban sa kaluluwa natin. Si Pablo dun sa Romans chapter 7,
nabanggit niya itong mga bagay na ito. Sinulat niya. Babasahin ko sa inyo. Romans chapter 7 verses 21 hanggang 24. Sabi ni Pablo, ito ang natuklasan ko. Discovery ni Pablo. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Nararanasan niyo ba yon? Wala naman sa atin gustong gumawa ng masama eh, di ba? Gusto natin mabuti. Pero minsan lumalapit sa atin yung masama. Sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Nararanasan niyo yun? Alam natin, mahal natin ang Diyos. At nalulugod tayo sa gustong paggawa sa atin ng Diyos. Si Pablo to, ito nagkikwentong ito. Pero sabi niya sa verse 23, subalit, nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito ay salungat sa tuntunin ng aking isip. Gustong-gusto ko ng salita ng Diyos, pero nakita ko yung katawan ko, yung isip ko, kakaiba ang gustong gawin. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. May mga kasalanang na nanatili sa kanyang sa bahagi ng kanyang katawan. Actually, ginamit niya nananahan. Nando doon eh sa kanyang katawan. Kahabag-habag ang kalagayan kong ito, sabi niya. Napakaaba ng kondisyon kong ito. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang tanong ni Pablo, ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Yung kaligtasan ito ay sa pamamagitan lang ng Panginoong Yesus. Hindi natin kayang pagtagumpayan sa sarili natin. Pero pinagtagumpayan sa atin ng Panginoong Yesus. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Ang digmaang ito ay magpapatuloy habang tayo nabubuhay. Ang digmaang ito magpapatuloy habang pagkatas nating ng church na to. Babalik tayo, kakain lang tayo ng dyan sa spaghetti, may problema na. Pagsakay natin, tricycle, may problema na. Paglabas natin, no, may mga problema na. Sa mga kalalakihan, pagsakay mo ng jeep, ang mga babae ngayon, wala nang suot. May problema na. Ha? Nakatela? Oo, sa isip problema na. Parang ang daming, kaya nga, sino magliligtas sa atin? Ang Diyos. Hindi pa rin tayo perfecto. Biyaya ng Diyos ang lahat ng ito. Diba? Miski si Pablo, naranasan to eh. Nararanasan natin eh. Kaya tiwala tayo. Magtiwala tayo na tutulungan tayo ng Santong Espiritu sa udyok niya, sa patnubay niya, mapagtatagumpayan natin unti-unti itong mga dinadanas nating mga gera sa ating kaluluwa. And this will go on and on and on hanggang sa huling yugto ng ating buhay, hanggang sa huling paghinga natin, hanggang dumako sa punto nakaharap natin ang Panginoon at tayo ay nagkaroon na ng glorified body. Mula noon, hindi na tayo babaksak sa mga ganitong hamon, mga problema. Amen doon? Yun yung verse 11. Yung unang dapat gawin, sabing ganun, tugon nyo dito sa mga pinagdadaan ng mga sitwasyon, mamuhay kayo ng, magkaroon kayo ng mahusay na pamumuhay. Yung pangalawang tanong, bakit? O para sabing ganun sa verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang
Kahit na paratangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Sa ibang salita, medyo maiba yung word na ginamit dito sa Bible, yung magandang balita. Ang dapat dyan, araw ng kanyang pagdating o visitation. Sa English, day of visitation ginamit. Marami sa mga Bible verse, yun ang gamit, International Version, King James Version, Standard Version. Hindi naman actually paghuhukom agad eh. Visitation. Ang tanong, sa araw ng pagdating niya, paano maluluwalhati ang Panginoon? Mamaya papaliwanag ko yan. At nakita to ni Pedro. And I believe this is how Peter would think about the verse. Sa lumang tipan, ang visitation ng Panginoon, ang pagdating ng Panginoon, nangangahulugang blessing yan o kaya minsan judgment. Diba? Nung sa Old Testament, nung dinalaw ng Panginoon si Hannah, yung nanay ni Samuel, tinulungan ng Panginoon si Hannah magkaroon ng anak. No? It's a blessing. Pero maraming pagkakataon dun sa Isaiah, sinulat niya, dumalaw ang Panginoon for judgment. Diba? So sa Old Testament, it could mean a day of visitation for blessing or judgment. Sa New Testament, kung sa Luke babasahin, 1 verse 66, yung araw ng pagdalaw o visitation ng Panginoon, it means just one thing. Ang ibig sabihin niya, araw ng pagtubos ng Panginoon o day of redemption. Sa Luke chapter 1, at least yan yung pinakahuhulugan dito sa verse 68. Ito yung panalangin ni Zacarias, no? Nung sinilang si Juan Bautista. Si Zacarias, yung saserdote nung panahon na yon, sabi niya sa verse 68, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. A day of His visitation is a day of redemption. Ganon din yung sabi ni Luke dun sa 19 verse 44. Babasahin ko sa inyo. Wawasakin kanila at lilipunin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy wala siyang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Ito yung verse natin. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Yung araw na pagdating na yon, sinasabi, ito yung araw na binisita ka ng Diyos para iligtas ka. It is a day of redemption. Kaya ang sinasabi dito ng salita ng Diyos sa atin, dahil maayos yung buhay natin, kasi tayo lang naman yung Bibliyang nababasa ng mga hindi mananampalataya, di ba? Hindi sila magbabasa ng Biblia. Pero yung buhay natin ang magiging Biblia nila. At ngayon, dahil nabasa nila, maayos yung ating buhay dito sa mundong ginagalawan natin, dahil maayos tayo, yung panahon na dadalawin sila ng Panginoon para iligtas sila. Maalala nilang muli kung sino ang Panginoon sa pamamagitan ng Biblia ang nabasa niya, tayong buhay natin. Dahil maayos yung buhay natin. At dahil sa gayon, luluwalhatiin nila ang Panginoon. Yung posibilidad na sila din ay kumilala kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Malala nyo si Pablo dun sa Acts, namatay si Stephen, binato si Stephen sa pangunguna ni Pablo. Nung ginagawa yon, si Stephen ay nanalangin sa Diyos. Sabi, bumukas ang langit at nakita niya yung ningning, yung liwanag ng buhay ni Stephen. Eh. Kaya nung dinalaw ng Diyos si Pablo, eto naman ang suspecha ko. Pagbaksak niya sa kabayo, may liwanag sa langit. Ang sabi niya, "Who are you, Lord?"
kinilala niya agad ang Panginoon. Imagine mo yung kasama mo sa bahay, pamilya mo. Maniniwala ba yan sa Diyos kapag ka ang buhay mo hindi maayos? Sabihin niya sa iyo, ayusin mo muna ang buhay mo bago ka magbago ng buhay ng iba. Sagwa kaya ang buhay mo. Di ba? Kaganunin ka niyan. Hindi ka panipaniwala ang Diyos mo, yan ba yung Diyos sinasabi mo? Kaya nga, napakalaking hamon din sa atin ito. Maayos yung buhay natin. Para na rin dun sa mga mahal natin sa buhay. Kapag ka panahon ng Diyos na dalawin sila at kausapin sila dun sa kaligtasan na ibinibigay niya, maalala niya, oh, naalala ko yung papa ko. Naalala ko yung mama ko. Paano nila minamahal ang Panginoon. At sila din ay ninanais nilang magpasakop sa Panginoon. Kilalanin si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. At sabi nun sa verse, ito'y magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Yan yung style ng Diyos. Yan yung plano ng Diyos. Para dalhin ang iba ang kanyang niligtas sa kanyang kaharian. May isang kwento, dito na ako magtatapos, patungkol to dun sa panahon ng Second World War, panahon ng Hapon. Nandito sila sa Pilipinas eh, in-invade nila tayo, di ba? Alam nyo ba yun? Ha? Na minsan may mga Hapon dito. At yung mga Hapon na yun, napaka malulupit. Hindi sila kagaya ngayon na pag may Japanese, tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Ay, Japanese! You're welcome! Have fun! Ano? Fun in the Philippines? More fun in the Philippines. Mga tourist dollars. Pera, mga Hapon, no? Pero nung Second World War, ay, mga ano sila, malulupit sila, mga Hapon. Maraming kwento nga yung father ko, inabutan niya eh, yung panahon ng Hapon. May mga kwento sila kung gaano ka lupit, no? Bumagsak sa kamay ng Hapon. Ngayon, may dalawang Amerikano, may istorya sila, na sila nung panahon ng Hapon, na kulong sila doon sa concentration camp. At namamahala nung concentration camp ay isang napakalupit na Hapon. Ang pangalan niya si Kunichi, ang tawag sa kanya Kunichi. Ang pangalan yun, nagdudulot ng takot sa mga prisonero ng gera. Kasi pagka gusto niyang manakit, mananakit yon. Gusto niyang pumatay, pumapatay siya. At alam niyo, dahil sa sobrang lupit ng puso ng taong ito, nakaisip siya ng isang parusa na magdudulot ng tiyak na kamatayan dun sa mga nakakulong. Alam niyo yung ginawa niya, kasi yung mga prisonero, pinapakain niyan eh. Ang binibigay niya sa prisonero, palay. Alam yung palay, pagka niluto mo yung kinain mo, yung mga ipa niya sisira ng iyong stomach. Sabi nga ng iba, 48 hours patay ka eh. Internal bleeding. Ngayon, dahil gutom yung mga tao, iba kumakain, hindi tinatanggal yung palay. Patay. Pero yung iba naman, dahil alam nila yon, gusto mong tanggalin yung ipa, alam mo, sabi nung isa, mas marami ka pang calories na mababurn kaysa dun sa calories na madadagdag sa'yo pag yun ang ginawa mo. Talagang kung kalupitan lang, sabi nila, si Kunichi, sukdo lang sa kalupitan. Alam natin pagkatapos nung ano, na talo yung Hapon at sumuko sila, nabaliktad ang storya. Si Kunichi nasa Pilipinas pa noon. At nagpanggap siya bilang isang Tagala. Maintain ng golf course yung Makati, ay Manila Golf Club sa Intramuros. Ando dun siya, nag-aayos siya ng mga damo.
May nakakilala kay Kunichi. At nahuli siya. Sinintensyan siyang mamatay, court martial, nung korte. Namatay si Kunichi, pero bago siya namatay, nagkwento siya na siya ay isang mananampalataya na. At ang nakapagbago ng kanyang buhay, nakilala siyang mga misyonaryo na sa gitna ng kalupitan, kahirapang dinadanas nila. Nakita niya kung gaano kaayos ang pamumuhay. At ito yung nag-udyok sa kanyang maniwala na may pagbabagong totoo na ang Diyos ng mga misyonaryong to ay totoo. Yun tayo eh. Yun yung pang-araw-araw natin eh. Alam ni Pedro na yung mga mananampalataya nung panahon na yun ay dumadanas ng napakatinding kahirapan. At hindi naman tayo kailangan magtanungan pa kung anong problema natin. Tayo, iba-iba ang problema natin. Dumadaan din tayo ng mga iba mabibigat, mahirap na sitwasyon ng buhay. Lahat tayo, walang exemption. At ang hamon ni Pedro sa mga tao nung panahon na yon ay hamon ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon. Ano man pinagdadaanan natin. Sana mapanatili natin yung ating puso bilang minamahal ng Diyos, bilang anak ng Diyos, bilang isang taong nagmamahal sa Diyos, na mapanatili natin yung buhay natin na maging maayos. Tatalikuran natin ang tawag ng katawan. Inuudyokan ng sistema ng mundong ito. Ginagatungan ng ating katawang lupa. At binibigyang kapangyarihan ng panunokso ng demonyo. Ang hindi pagpapatawad ay gawa ng laman. Sapagkat ang sabi ng malinaw ng salita ng Diyos, magpatawad tayo. Ang buhay natin kung puno pa rin ng bitterness ay patotoo na namumutawi ang gawa ng laman sa atin. Minsan nagturo noon ako sa kalookan, love your enemies. Sabi sa akin ng isang tao, kalokohan yan. Yan ay gawa ng laman. Ang ganyang response sa malinaw na pagpapahayag ng salita ng Diyos ay gawa ng laman. Bumabaksak yun sa iba pang katulad nito. Walang kawala. Gawa ng laman. Pero mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na meron tayong buhay ni Kristo. Bawat isa sa atin. Meron tayong spiritual na buhay. Bawat isa sa atin. Sa biyaya ng Diyos. Yung sinabi sa atin na dapat nating gawin, talikuran, sa tulong niya, makakayanan natin yun. Naniniwala ba kayo? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, ang aming taos na pasasalamat sa iyong banal na salita. Purihin ka, luwalhatiin ang pangalan mo. Kami na minamahal mo, kami na nagmamahal sa iyo, tulungan mo kami. Tunay na tumalikod sa gawa ng laman. Na wag na po kami magmaang-maangan, wag na kaming magbigay justification pa. Kundi sa puso po namin, napakasimple na lang. Ito ay isang desisyon dapat namin gawin. Tulungan mo po kami. Upang sa dakong huli, yung gusto namin mangyari na maluwalhati ang pangalan mo, makita po namin makatotohanan sa aming buhay. May your name be praised, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.